body. 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 Ano, what's up? Nalbihin na yun. Hindi ka mo buting araw, body. Birok sa edad na ako. Birok na araw, body. Oh, Grabe, biyahing langit, oh gago. Biyahing langit. So, kabayak. Nagago man na sa parking, di ba? Bago. Araw-araw si paglaang. Hello, baby. Say hi to the camera. Let's go. Hi, guys. Tiyang ka makita. Welcome to my guys. Welcome to my guys. Shout out sa mga Highland riders na dito kasama. Every day. Nung brief shorts to. Ang haba naman ng brief book. Welcome to my guys. Gahang di karahat di pinagam kong manong nipo. Dapat yun yung internet, boy. Diba? So ayun mga bahay.
here we are, yes sir. I need some space. Just think about it, think about it. Maybe separate is better, better. I will love it till forever, forever. Buds. Isang body yun. Isang tambuhay. Ay, sana ganito na lang palagi, no? Ay. Parang alon lang, no? Oh, tuloy din sa buhay, no? Buhay nga parang dagat, eh, di ba? Mm-hmm. Alam mo, tol? Sa totoo lang. Nakakapag... Masarap kasi mag-isip dito sa dagat, no? Yung nasa, ano ka? Nasa pangpang ka. Isip ka ng... malalim tungkol sa kung anong mangyayari sa buhay mo, di ba? Oh, parang ano, it's a perfect place ngayon na pag-isipan yung mga plano sa buhay mo. Oo, oh, yung pinakamaganda na. Kasi sa akin, ito yung pinakamagandang ano sa akin. Kasi kapag may problema, dito ko na ilalabas. Oh. Ikaw nga, anong mayayari mo sa sarili? Sakala nandito. Plano ko sa buhay. Mas lalo ngayon, buddy, di ba, magbabagong taon na, di ba? Oo. Oh. Parang ano eh, alam mo yung mga pagkakamali mo ngayong taon, buddy? Na parang ayaw mo nang dalhin next year ngay. Mga mistakes mo. Alam mo yung mga new beginnings na mga plano mo sa buhay. Yung mga matagal mo nang gustong gawin ngay. Na hindi pwedeng dreams lang ngay. Di ba? May ano ko yung problema ko? Tuloy ko na ano ko yung problema ko sa ganito kapag maaliwalas, malayo sa ano, di ba? Malayo sa city, ganun. Kasi makakapag-isip ka ng matino, yung taliwas sa isip mo, di ba? Ito pa, buddy. Pucha, minsan lang tayo mabubuhay ngayon. Naisip mo rin, Beth? Oo. Oh, may kli lang kasi buhay. Ito na yun eh. One ride lang, bari, di ba? Parang nasa dagat ka lang. Minsan nasa taas, nasa baba. Sabayan mo lang yung alon eh. Oh, yung pinakamaganda na sabi mo rin ito. Ilalabas ko yung saloobin ko. Kung ano yung mga naranasan ko noon. Mga maling nagawa ko noon. Parang yung sinabi mo rin. Oh. Pareho tayo naman. Pero magkakaiba nga lang ng tinahak. Parang same goal, pero iba lang yung direction mo eh, no? Yung iba kasing tao, parang hindi naiintindihan yung bawat layunin ng ano eh, ilang kasama nila eh. Ganto, di ba? Sa dagat ako. Alam mo, kapag masakit yung dinadala ko sa totoo lang,
sumisigaw ako, buddy. Kasi dito pwede mong ilabas yung nararamdaman mo. Di ba? Sakaling sakan ka man sa jowa, di ba? Sa jowa o ano man, pamilya, ganun. Nilalabas mo kasi, di ba? Nilalabas mo lahat ng sama ng loob mo. Sabay tanong, di ba? Bakit? Tapos tatanong ka kay God. Bakit nagkaganto? Pero lahat naman ng anong yun. Siguro, hindi naman ibibigay ni God sa'yo kung ano eh. Kung hindi mo kayang lagpasan eh. So, pagsubok lang talaga para sa atin. Lahat ng time may kanyang pagsubok. Sarap ng buhay, bre. Kinuha ko yung alak dun. Kinuha ko yung alak dun. Last ng tawa mo, boy. Busin natin yan. Busin natin to. Pagkakataon na natin to, tol. Kama ko. Kaya dapat sulitin natin. Huwag ako tago yan, boards. Dito tayo. Tago mo. Makita nila ko. Gagi ka gabi ngayon, tol. Tanginan nyo. Nagsasabihan nyo sa Shanley ngayon. Oh. Gago ni, hindi gagi ko. Kunyari lang ako natutulog dun ngayon. Tapos gago, binabalak yung pakunin yung isang mojito, boy. Hinanap nga ni Joe eh. Hinanap ni Joe yung isang ano, isang Jason Blue. Ba't kulang to? Ba't kulang, sabi niya. Ilan ba yung binili mo? Eh, ano to eh? Anim to eh, sabi niya. O, kinuha namin yung isa. Hindi, may lima pa, sabi niya. Nasaan kaya yung isa, sabi niya? Inakit niya dun. Inakit niya pa niya sa may ano. Inakit pa niya ngayon. Tapos pagbalik niya, wala talaga pre, sabi niya. Sabi ko naman, hindi pre, ininom namin kagabi, hindi lang namin pinaalam. Ay, sinabi mo na? Oo. Sinabi ko ngayon. Ay, palitan niyo yun, sabi niya. Gago. Hindi ako nakatulog dun ngayon. Nakikinig talaga sa mga istorya niyo ngayon. Eh, padrama-drama ka pa nga ni eh. Panginig-ginig ka pa ganyan-ganyan, tapos bigla kang bumabangon eh. Di alam ko magano yun. Mag-exorcist kayo doon eh. Pucha, yung goal to pa ako eh. Goal ako, tapos bumalik ulit niya. Tapos sabi mo, paano kayo pag sinupang bumabalik? Sabi ko pa nga nun yung Chicago Bulls mo. Ano kaya kung ano? Sinitin ko nang si Garl yung ano yun, tapos pagising niya ngayon, magagalit sabi. Magagalit siguro, nasasapukin tayo sabi mo. Agagi, sinitin ko yung mukha mo, words. Si Shanley, ano yung mga feedbacks niya sa ano? Mga advice niyo? Shanley? Oo. Yun, parang hindi naman na ano yun. Parang hindi naman nakikinig, pero oo lang naman ng oo. Parang pinagsabihan ko siya na ano. Kasi hindi naman tayo tol, hindi naman tayo ano, 'di ba? Hindi man tayo pabata. Patanda tayo eh. Oo. Yung gusto ko lang sabihin sa kanya na kung ano mo yung kung ano talaga yung plano mo. Sa pagsasayaw. Oo, hindi lang sa pagsasayaw, 'di ba? Hindi lang sa pagsasayaw. Yung plano niya talaga sa sarili niya. Kasi nakikita ko sa kanya ngayon. Parang malungkot na masaya minsan, o ewan, 'di ba? Oo. Then nung kasama ko nung last ngayon, parang nagdadrama sa buhay ngayon na ano ngayon. Kinanay ko yung abiyag ko. Bullshit. Kinanay ko yung abiyag ko. Sinasabi niya ngayon parang may mga doubts sa sarili ngayon na ba't paan dito ako. Parang ganun ngayon. Parang hindi pa niya na ano. Wala pa siya sa tamang ano ba yun? Pag-iisip. Tamang pag-iisip. Kasi bata ba doon. Kasi ganyan naman talaga, di ba? Lahat naman na pagdadaanan yan. Pati nga rin ako, napagdaanan ko eh. Kaya sa akin, immune na ako sa mga ganyan eh. Kung hindi mo pinagdaanan yan, hindi ka tao. Alien ka. Alien ka ton, di ba? Oo. Oh. Alien ka. Kung hindi ka nasasaktan, hindi ka napahiya, hindi ka binastos, alien ka ton, hindi ka nasasaktan. Kasi tao tayo eh. Nararamdaman tayo ton. Di ba? Walang tao, nasasaktan tayo. Nauubot tayo. Luni, no? Gago. Di, in-advise, sabi ko na sa kanya na, ano, na,
ayusin mo yung sisyon mo sa buhay. Yung literal na ayusin mo ay hindi yung basta salita lang na ano, napanood mo lang sa Facebook. Hindi ganun, buddy. Ayusin mo talaga, boy, di ba? No. Minsan lang tayo magbubuhay, tapos nagdododong ka sa Getty, sabi ko. Kasi ito pa, sabi ko eh, not critical ka mag-isip, sabi ko. Kasi alam niya na magbenta eh. Yun nga lang, hindi siya ano eh, alam mo yung solid na mindset ng isang seller, yung may goal ngayon. Alam, parang gusto niya lang magbenta kasi gusto niya. Kaso yun nga lang, wala siyang big vision ngayon para i-push, tapos ipagpatuloy ngayon. Kung alam mo yung vision na nakikita mo na ikaw lang, di ba? Lahat tayo may ganun ngayon. Ano yung vision to? Alam, Tagalogin mo kasi yan eh, bihira naman o. Ano ba naman malarobin ako eh? Pagmahal ako sarili kong wika. Gago, ito ba yung gagi? What? Ito pala yung gago, kala ko nilagyan mo ng tubig. Hindi, totoo yan! Hindi tayo scripted, totoo yan ito. Sinasabi ko. Gago! Huwag ko ipakita ba? Sabi mo kasi kuha ka lang ng alak eh. GSM Blue, baka naman! Hindi, uy gago ba? Bigyan tayo ng sponsorship boards. Oo. Yan guys, pakita mong logo. Baka naman! Naman! Kasi isa pa tal. Yung pinaka number one din na iniisip ko. Number one tsaka huli. Pera. Oh, pera, buddy. Pungin ang inakailangan natin ng pera. Araw-araw, gabi-gabi, iniisip ko yung pera eh. Ang hirap kasi kumita ng pera, pero talagang dapat paghihirapan mo talaga. Hindi ka pwede naman kasi pwedeng nakawin. Nakaw ko sa bangko, di ba? Pwede yun. Eh, paano kung kapag ano, di ba? Kasi kung wala kang pera, paano kapag nakabangga ka ng... Ano? Magmamani. Di ba? Nakabangga ka ng magmamani. Wala kang pera, di ba? Oo, oh, gago. Paano dapat na yun, may pera ka nang wala kang pambayad. Wala kulong ka, di ba? Oo, oh, gago. Ano, hindi ka tao nun, alien ka. Gago. Alien ka na nun, boy, di ba? Oh. Uwi ng ina. Babangga ka ng magmamani, tapos wala kang pambayad, boy. Lahat din ng gantong ano eh. Natutunan ko rin sa iba dun. Kung paano rin ako mag-isip ngayon, natutunan ko rin sa ibang tao. Tinuro din kung paano mamuhay ng tama. Kung ano yung realidad na buhay. Oh, realidad, boy. Kung realidad mo nangyayari sa buhay. Kasi yung mga, sa totoo lang, yung mga napapanood mo sa TV. Sa TV, television na yan, yung mga drama-drama. Oh, yun na yan, puro teleserye nga yun. Ano yan? Scripted. Oh, parang, para sa akin parang distraction lang eh. Yung kung pag-ibig ka, tapos mababangga mo, biglang naging kayo, di ba? Walang ganun, walang ganun sa realidad na yan. Pero sa realidad na buhay talaga, pinakakailangan talaga natin. Arep. Arep, oh, tapos body. Pag-iisip, tapos pagpaplano na rin. Oh. Pinaka number, pagpaplano sa buhay. Kaya ako rin, tol, pinanggalingan ko rin yung mga ganyang ani. Pagpaplano? Oo. Eh dapat, pinaka-importante, may plano ka. May ganito ko rin. Kasi paano mo gagawin yung plano mo kung wala kang ganito, di ba? Yung pagtatotoo, pag nag-hustle ka, di ba? Oo. Oh. Hindi mo mamahal yan. Wala kang patutunguhan. Oo. Oh. Kasi papabayaan mo yan. Kasi kailangan mo munang mahalin yung ginagawa mo eh. Hmm. And yung positive side nun, alam mo yung nagagawa mo yung gusto mo tapos kumikita ka. Hindi ka napipilitan ngayon kasi mahal mo yung ginagawa mo, di ba? Sarap nang ganun ngayon. Tapos yung freedom na nagagawa mo lahat ng gusto mo eh. Para sa pamilya ko, tapos sa mga... Maya! Nakikil d'yo na season. Naputol tuloy yung sinasabi ko eh. Disturbo kasi yun eh. Talay-talay natin. Cut dito, ilalagay ko to kasi sabihin mo dyan. Mo sa pag-hustle ko, hindi nga ako makapaniwala na kung nagagawa ko yung ganito ngayon. Na kumikita ako sa isang araw ng mga ano, may 5,000. Wala ka namin na ano, inimita mo. Ganito kasi yun. Pag nasa selling, ano ka, selling, nasa business ka na, hindi pwedeng mag-stick ka sa isang source of income.
kailan marami. Kasi ito pa, kailan may real, reliable source ka ng items. Kasi kung kunyari nagtitrip ka, may nakuha kang varsity na benta mo, saan ka kukuha bukas? Diba wala? Mag-anap ka ulit, ilang araw ulit. So ang ginawa ko, naghanap ako ng mga stores ngayon na may mga branded wares ay branded apparels. Na kunyari may sizes doon. Kunyari nabibenta ng 350 doon. Tapos kukunin mo, i-resell mo lang sa presyo ngayon. Pero yung logic part doon, paano mo siya mabibenta sa presyo na gusto mo? Diba? Kasi nabili mo ng 350, paano mo gagawing 800? Paano mo gagawing 850? Diba? Yun yung logic na part doon. Tas may sarili ka ring presyo talaga. Kasi ito pa yung ginagawa kasi ng mga entrepreneur. Ito yung siniksik ko sa mindset ko eh. Kaya nagagawa ko yung kaya. Alam mo, everyday pag wala akong naship, okay na, parang ang sad boy ko ngayon. Alam mo yung kahit nagpa-ship ako ng 650 for a day, parang ang saya-saya ako ngayon. Parang okay ng ina, kahit ganito, may ginawa ako ngayong araw ngayon. Ganun ngayon. Diba? Hindi ka na... Hindi ka na zero ngayon. Hindi ka na zero. Plus, maganda rin yung ano rin ngayon kasi online lang. Online. Parang ako din ton sa ano, diba? Diba, nagtatato ako. Kapag tatato ko, online din ginagamit ko. Ano, chat sila. Pero minsan lang kasi, sa totoo lang. Totoo ah. Pag kasi, alam din ng mga ibang artist ko. Yung namamahalin sila sa... Presyo. Presyo ng tato. Alam mo yun? Tato. Ni halos tumawad sila. Halos tumawad sila. Halos agad. Halos gusto nang maging libre yung tato. Bigagi. Oo, totoo. Ang dami kong nakakwentrong ganyan. Iba pa nga. Inutang pa nga. Oo, tol. Inutang. Minsan tinatamad din ako magtato. Pero mahal ko din kasi yung ginagawa ko. Hindi naman ako kagalingan magtato. Hindi naman ako kabubuhan. Yung sakto lang. Sakto lang yung ano ko sa pagtatato. Sa aking body, masasabi ko lang, naalala mo yung sinabi ni Kuya, yung professionalism. Kailangan mo yung, i-apply sa ginagawa mo. Kasi di ba mahal mo yung ginagawa mo? Oo, mahal ko talaga. Yun nga lang, may mga ganun talagang tao. So, ang gagawin mo, kailangan utakan mo ngayon. Galingan mo palagi ngayon. Kunyari may nag-chat sa'yo, tapos may binigay na ganito na design. That alam mo yun na yung sasabihin mo. Kunyari binarat ka. Boss, ganito kasi yun. Parang ipapakita mo yung value ng... Hindi naman tawa. Kasi yung ano dun tun eh. Hindi naman pera-pera yung usapan talaga dun eh. Alam mo yung talagang ano dun, usapan nun. Yung talento ng nagtatato. Oo, sa totoo lang. Yung talento ng nagtatato. Kung paano niya nakuha yung diskarte niya sa pagtatato, kung paano niya pinaghirapan yun. Kasi itatato niya sa balat yun tuloy. Itatato namin sa balat yun. Panghabang buhay na yun nasa katawan niya. Oo, no. Buburautin mo pa yung sarili mong balat, di ba? Oo. Tapos tatanungin, magkano yung tato mo? Parang, example mo na lang, di ba? Gold. Parang ganyan, alahas. Yun yung pinakabit mo habang buhay sa katawan mo. Tapos nung tinanong sa'yo, yung tattoo mo, halagang 500. O di ba? Ang laki-laki tapos halagang 500. Parang ihalimbawa mo sa alahas, mumurehin. Di ba? Oo, gagi. Parang bimuli ka ng peke. Ganun nga yung peke. Tapos walang halaga. Kasi yung... Para sa akin, walang halaga. Kasi bakit? Libre. Tapos pinaghirapan ng artist yun. Dala niya yun habang nabubuhay din. So ayun guys, kung mabot ka sa dulong video no, don't forget to subscribe, click the like button below, the notification bell, and leave a good comment below. And so until my next video, peace out. So guys, lasing na yung kasama ko. Yan guys, kailangan ko na itong hilahin guys, tapon sa dagat no.